15 kabanata, iba't ibang karumihan ng katawan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo ito sa Israel. Ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. At ito ang susundin niyang tuntunin sa huminto o hindi man ang pagtulo, pagkat siya'y marumi pa rin. Ituturing na marumi ang alinmang higaan at upo ang gamitin niya. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan niya. Lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang nakasaling sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang madorhan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang siya ng kabayong nasakyan niya. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahipo ng lalaking may sakit na tulo na di naghugas muna ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang luwa na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat na ito'y hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglilinis. Sa 7th araw, lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya'y malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya'y 2 pitson at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibibigay niya ito sa saserdote upang ihandog. Ang isa'y para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Ganito lilinisin ng saserdote sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang tamit o katad na nabahiran at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Yaoy ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babae ang isang lalaki, dapat silang maligo pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahipo sa kanya. Ang anumang kanyang mahigan o maupan sa loob ng panahong yaon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Siya ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahipo sa anumang maupan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahipo ng anumang nasa hinigaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babaeng may regla ang sino mang lalaki, 7 araw itong ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigan ay ituturing na marumi rin. Kung ang sinumang babae ay dinugo sa di kapanahunan o lumampas kaya sa taktang panahon ang pagdating nito, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya'y nireregla. Ang sino mang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo.
Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang regla, siya bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya. Sa 8th araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson at dadalhin niya sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng saserdote sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo iiiwas sa karumhan ang mga taga-Israel, pagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa harap ng dambanang nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi at sa babaeng nireregla at sa lalaking sisiping dito.